Balikan po natin yung balitang pinakita namin sa inyo sa umpisa ng 24 oras kanina. Yung pong nahulog na kotse dyan sa may Talayan Creek sa Araneta Avenue sa lungsod ng Quezon. Nandun po ngayon live si Cesar Apolinario. Cesar, nakalabas na ba yung driver? Oo, Mike. Pasado alas 6 ng hapon ay inilabas na rin sa mismong sasakyan yung driver na biktima. Isang babaeng estudyante sa isang universidad dito sa Maynila ang nasangkot nga sa aksidente dito sa kabaan ng Araneta Avenue. Madalim na nga nang makuha ang biktima na nakilalang si Joshilu Asarcon, second year college student. At ang kwento nga ng ilang kaibigan na napasugod dito ay naplatan daw nga ng gulong itong sasakyan na ito. Yang nakikita nyo sa live na feed ng ating video ay naiaangat na nga itong sasakyan. Kung mapapansin mo, Mike, no, itong harapan ng sasakyan, yung windshield at yung likod ay nabasag, no, dahil nga sa lakas ng impact ng pagkakabangga sa mismong railing nitong creek at sa pagbagsak nga nitong sasakyan sa mismong creek. At ayon sa nakausap nating MMDA kanina, ay tumataas na yung tubig dito sa creek, kaya agad-agad nilang inilabas itong biktimang babae, no? At na, ayon sa MMDA na nag-rescue dito sa biktima ay nananakit daw ang likod nitong biktima, ang buong katawan, at may sugat nga dito sa bandang noo, at agad naman siyang dinala sa ospital pagkalabas dyan sa may kotse na yan. At ang MMDA at ang PNP ay nagtutulong-tulong dito, Mike, no, para nga ayusin ang nangyayari rito, dahil sobrang traffic, maraming mga osisero ang tumitingin dito sa pag-aangat ng humnahulog na sasakyan dito sa creek. Pero Mike, ito yung sinabi ng MMDA traffic enforcer na nakausap ko kanina. Hirapan silang galawin yung biktima kasi ang dinadaing niya ulo at itong spinal. Kaya mahirap talaga angatin. Nahirapan silang ilabas doon sa sasakyan. Mike, idadagdag ko na rin, no, nakausap natin si Christian Barcarce, ang field investigator sa aksidenteng ito, no. Ang sabi niya, may nakausap daw siyang witness, no, na nakakita doon sa sasakyan na nanggaling doon sa banda roon, galing na Maynila, ng Quezon City, papunta naman dito sa corner ng Araneta Avenue at Quezon Avenue. At mukha raw hindi naplata ng gulong. At mukhang ang sabi nung witness mismo ay pagewang-gewang ang sasakyan. At nang tanungin ko yung nakausap kong investigator kung ano ang tingin niya doon sa nangyaring yun, posible raw na nakatulog ang biktima. Mike? Nakatulog, posible. Cesar, paano nakuha yung biktima mula doon sa kotse na nandun sa creek? Doon sa creek pa rin, o inangat muna ng konti, o paano bang nahugot yung estudyante nagmamaneho ng kotse na nakikita natin niya ngayon? Mike, yung estudyante kasi na lumaglag yung sasakyan sa creek, ano? Nasa loob pa yung estudyante, hindi siya makagalaw. Medyo may nanganaipit daw na bahagi ng katawan. So ang ginawa ng mga rescuer ay bumaba sa creek. Buti na lang, hindi pa gaanong tumataas yung tubig. At tinanong muna yung biktima kung ano yung nararamdaman, dahil kung gagalawin agad yung katawan niya nang hindi nalalaman ng biktima ay baka may magalaw doon, ano, na masakit na bahagi ng kanyang katawan. At saglit lang daw yung ginawang pagtatanggal doon sa biktima, kahit hirap na hirap yung mga rescuer. Ang naging problema lang, Mike, ay basag yung windshield. Medyo nahihirapan sila dahil maraming bubog, although nakatulong din naman dahil nga bukas na yung sasakyan, dahil hindi nila mabuksan yung gilid, no, yung pinakapinto. Doon na lang nila kinuha sa bandang harapan ng sasakyan, Mike. Maraming salamat, Cesar Apolinario.